Welcome back to my channel. Para sa video natin ngayon, share ko to kung paano mag-testing nitong capacitor natin, no. Paano mag-testing at saka anong pinagkaiba nilang dalawa. Ito, meron tayo ditong electrolytic capacitor. At saka itong isa, meron tayong AC capacitor. Itong AC capacitor, kalimitan to, ginagamit to sa mga motor. Mga motor ng washing, electric pan. Ayan. Meron tayo ditong AC capacitor din to, single. Dalawa kasi tinawag siyang single kasi isang common lang at saka isang papuntang sa motor. Etong isa is dual. Ito yung tinatawag na dual AC capacitor. Ito rin kalimitan to sa aircon. Ito. Ayan guys, makikita niyo yung value niya. Meron siya nakasulat, 25 microfarad saka 4 microfarad. Ibig sabihin niyan, papunta sa 25 microfarad papunta sa compressor, yung 4 microfarad papunta sa fan. Yun yung purpose, kaya isang capacitor na lang ginamit. Pero pwede nyo naman siyang palitan itong single. Bili kayo ng isang single na 4 microfarad, tapos palitan nyo siya ng isang 25 microfarad. So yun guys, no. Sa mga washing machine na may ano, na may dryer, ginagamit din to kalimitan, dual capacitor. Ito naman guys, capacitor na ito is sa electric fan to. So mamaya tetestingin natin kung good pa or bad. Ito naman mga electrolytic capacitor, kalimitan to sa mga pyesa sa PCB board nyo makikita to. Yan. Itong electrolytic capacitor, meron tong positive at negative. Mapapansin nyo, yung guhit na yan, yun yung negative. Kung saan nakatapat yung terminal, ito, yun yung negative side ng capacitor. Ito yung positive side ng capacitor. So, pag nilagay nyo sa board yan, binalik nyo, may mga symbol yan doon kung saan nyo siya dapat ilalagay. Lahat yan, ganun yan guys. Yan. So, ngayon, umpisa natin testingin. So, sample, itong isang to, testingin natin, value niya is 470 microfarad 63 volts. So, ang gamit ko nga palang pan-testing guys is digital capacitor. Digital tester. So, bago tayo lagi mag-test ng capacitor, unahin nyo lagi ang kanyang pag-short. So, na-short na natin. So, makikita nyo yung value niya. Ulitin ko. 470 microfarad. Short natin. Ito, sa mga electrolytic capacitor or DC capacitor, kailangan yan. Kung saan yung negative, dun mo rin ilalagay yung negative probe mo. Tapos yung tester mo, teka lang, set muna natin yung tester natin ha, sa capacitor meter. Yan. Ito nyo guys, tester natin. Nanofarad. NF, sabi niya, nanofarad na. So, testingin natin. Tulad na sinabi ko, short muna. Tapos, kung saan yung negative side niya, dun din nyo ilalagay yung negative probe. Huwag nyo hahawakan yung terminal. Pero pwede rin mamisa. Tapos, layaan nyo lang siya magbasa yung tester. 434 microfarad. So, 470 microfarad. So, may tolerance naman yan guys. Pero kalimitan dito, tolerance ito is 10%. So, tingin ko pasok pa to guys. Tapos ito pa. Good pa to. Good pa to guys. So, may tolerance naman yan. As ito, 160 volts, 100 microfarad. Ganun pa rin. Short natin. Tapos, kung saan yung negative side, doon mo itatapat yung test probe. O doon mo titesti rin. Test probe na negative, no? So, yun guys. So, pasok pa rin to kasi may tolerance to. 98 microfarad, no? Bitin natin. microfarad. So, ito is 100 microfarad. So, ibig sabihin, good pa rin siya. May tolerance naman yan. Huwag lang masyado mababa, guys. So, sunod natin katitestingin itong AC capacitor. Ito. Ito namang AC capacitor, guys. Wala naman itong
polarity. Kita niya, wala siya na negative, positive, ganun. So, i-short nyo lang siya. Tapos, yung test probe nyo, kahit saan nyo na siya, ilagay. Kung 10 microfarad to, ito naman, may nakasulat na siya tolerance hanggang 5% lang. Yan. Testing natin guys na. Short. Then testing natin. Makikita nyo sa tester. Yun. 9.7 microfarad. So, ibig sabihin, good pa siya kasi 5% yung tolerance niya, no? Testing ulit tayo na isa guys. Ganun pa rin. Short. Tulad pa rin ito, wala rin ito polarity kasi ito ay AC capacitor. .6 microfarad. So ito guys, medyo mababa na ito mga ganito. Pinapalitan ko na ito guys. Hindi na ito magandang performance. Tapos, ito. Ito is capacitor din ito. Ito, kalimitan din sa mga aircon. Ang value naman niya is 4 microfarad. 5% din ang kanyang tolerance. Ito, wala rin polarity guys. Matestingin natin ulit. Short muna. Short natin terminal. Tapos, testing ulit. Yun guys. Basa nyo, 4 microfarad. Which is good to guys. Itong isa guys. Ito. Dual capacitor to, kalimitan to sa mga aircon. Tapos yung mga washing machine na may dryer. Kita nyo siya, yung reading niya. 4 microfarad. Tsaka isang 25. Medyo malabo guys. Yan. 25 tsaka 4 microfarad. So itong capacitor na to, meron tong common, makikita nyo yun dyan. Nasulat dyan, common, letter C, may nakaukit dyan. Sa kabila, pan. Tapos itong herm, ito, papunta to sa, kung ito yung capacitor ng aircon, itong herm, papunta sa compressor, ito, papunta sa pan, ito, common, supply niya. So, ito yata, malinaw yata itong kabila, pares lang naman sila. Yan, ito, guys, malinaw. Tama, C, common, pan, saka herm. So, kalimitan lagi niya dito kayo magte-testing. Pares lang sila ng value, guys. Malabo lang yung sulat yan. 25 tapos 4 microfarad. Ganon din yata ito. 5% din. So, pag magte-testing kayo niyan, bawa, common muna. Laging sa common yung isa, tapos yung isa, dun sa, for example, sa common at saka sa pan. Ang pan dito is yung 4 microfarad. Yun yung mababa. Yun ang papunta sa pan. So, pag nag-testing kayo, common, isang probe sa common, tapos, isang probe papunta sa pan. 4 microfarad dapat masusukat nyo. So, yun guys. 498 nanofarad. Ito guys is, hindi na maganda to. Quality na tong 4 microfarad na to. Kaya may X yan guys kasi wala na yung 4 microfarad, sira na. So dito naman tayo sa kabila. Sa herm. Ito yung papunta sa compressor. I-short muna uli natin. Ganun pa rin. Common papunta sa herm. O. Sa terminal, no? Laging sa common. Mag-uumpisa yung ano nyo. So guys, meron siyang 25 microfarad. Which is okay pa yung 25 microfarad niya. Yung para sa pan na 4 microfarad, yun ang kailangan palitan na. Yung mabibili naman kayong 4 microfarad na single, or pwede nyo rin palitan ng dual capacitor na kung gusto nyo. Ito naman tayo sa capacitor na to. Ito, pang electric pan to guys. Yan. So ito, mapapansin nyo, 2.0 microfarad plus minus 5%. Sabihin, may tolerance siyang 5%, pwede siyang tumaas, pwede siyang bumaba ng 5%. So, testingin natin guys. So, ganun pa rin yung pagte-testing guys, no? Short mo pa rin siya. Tapos, yung settings ng tester mo, iset mo sa capacitance meter. Yan, nanofarad.
Start na natin guys. Yung test probe mo naman, palibasa, ito ay AC capacitor tulad ng sinabi ko kanina, wala naman siyang polarity. So yung test probe mo, kahit saan mo na siya, ilagay dito sa dalawa. Basta tig-isa lang sila. Yun guys, 1.6 microfarad. So halos 50% na yun, no, ng 2. So ibig sabihin, 5% lang yung tolerance ito. Hindi na maganda tong capacitor na to. Quality na to. So ito guys, ganun din. Testing ulit natin. Short ulit. So may labas din siya, 1.6. So ang value nito is 2.0 microfarad din. May tolerance din siyang 5%. So ganun pa rin guys. Hindi na rin maganda to. Quality na. So dapat pag nagtesting kayo, saktong 2.0, mababa lang siya ng konti o kaya mataas siya ng konti. Good na good yun guys. Pero pagka mga ganyan, masyado na mababa, palitan nyo na, bilhin na lang kayo ng bago. So ito mga guys, ilan lang to sa mga kapasitor guys, no? So marami pa tayong kapasitor, iba't ibang uri na kapasitor. Bali, pinakita ko lang sa inyo kung paano magtesting ng AC at saka DC kapasitor. Yan ang tatandaan nyo, sa DC kapasitor, lagi siyang mayroong polarity. Negative. Sa kabila, hindi nyo makikita yung positive, pero automatic na tong positive. Itong walang symbol. Ganun pa rin yung terminal. Kung saan nakatapat yung terminal na negative, dun yung negative side niya, ito yung positive side. Sa PCB naman, may mga symbol yan doon. Pag naka-input na to sa PCB, nakalagay na. May symbol na siya. Pwede nyo na nung, sundin nyo na lang yung symbol. Nga pala guys, no, idadagdag ko lang, no, sa kung paano natin makikita na maayos pa yung kapasitor. Sa pamamagitan ng visual inspection, notice nyo na rin kung maayos pa ba siya o hindi. For example, itong mga ganito, minsan to kalimitan, may mga biyak na or may mga leak dito, liquid. So, pagka ganun makikita nyo yung biyak or may mga leakage na dito, liquid na parang natuyo na siya, palitan nyo na rin guys. Ito naman, mga electrolytic kapasitor, kalimitan naman to mga pops up na yung upper part niya, ito. Tingnan dito, lumolobo to. O minsan dito sa ilalim, may mga liquid dito sa ilalim. So, pag nakita nyo ganun, visual inspection pa lang, magduda na kayo dito. It means, palitin na rin to. Hindi na maganda yung magiging performance dito sa atin. So, kaya doon sa circuit na pinagkakabitan niya. Ito, ganun din to guys. Kita nyo, flat pa siya. Pag ito is may problema na, pops up kung tawagin, lobo na yan guys, hindi na pantayan. Ayan. Ganun din dito. Minsan lumulubo din sa ilalim to. Tapos may naglilik dito, may mga tumatagas na liquid. So, ganun din guys dito. Pag napansin kayo mga biyak or tagas, huwag na kayo magdalawang isip. Palitan nyo na rin guys. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa ating bagong video.